Well guys, so ako ang inyong online criminologist, Policia ko nagbabalik. So, na-miss ko kayong lahat, no? Matagal-tagal tayong hindi nakapag-create ng video. Almost 2 weeks. Ngayon, ang pag-uusapan natin, paano ba mag-umpisang mag-file ng kaso? Saan ba nag-uumpisa? Ano ba ang dapat gawin? At ano ba ang dapat dalhin? At may bayad ba ito? Ito yung pag-uusapan sa video ito. So, antayin natin, no? Medyo mahaba-haba ito. So, kasi hihimay-himayin natin yung step by step para in regular filing ito. Ah, magkaiba po kasi yung filing ng warrantless arrest saka sa regular filing. So dito tayo, since common naman ito yung regular filing. No? So una, kung ikaw ay naagrabyado, ay kailangan mong makabawi or maibalik ang nawawala sa iyo. Sa kasi nga hindi ka naman pwedeng mag-create ng violence, no? So kailangan mong usapin legal. So ang pwede lamang magmandatos ng yan ay ang korte. Even barangay po hindi po pwedeng mamuwersa, no? So ngayon, kung yan ang reklamo mo ay kaso, papasok sa kaso. So, depende sa kaso, no? Merong kaso na kailangan mag-umpisa sa barangay. Kasi compliance, kailangan ng Certificate to File Action or CFA. So, meron tayong videos dyan, napakarami ng mga kaso na kailangan dumaan sa barangay. Napakarami nun. So, hanapin nyo na lang dyan mga kasong under ng barangay. So, after nun, syempre, kung maligalig nga ang kausap mo, hindi kayo magkasundo, i-issuehan kayo na kukuha ka ng Certificate to File Action para dalhin sa korte ang iyong reklamo. O, kung ano namang korte na nakakasakop. Normally, pag maliliit na kaso, ay ang MPC, diyan mag-uumpisa. Kung medyo malaki-laki naman, RTC. Regional Trial Court. So, pareho lang yung korte sa nakakasakop sa inyong lugar. Kaya dapat alamin nyo kung anong korte, anong branch. So ngayon, kung pupunta ka naman sa MPC, ano ba ang gagawin mo doon? Siyempre, hahanapin mo yung help desk or naka-duting prosecutor na taga-receive ng complaint. So, magpapasa ka doon na tinatawag na complaint affidavit. Mabigat, no? Complaint affidavit. Yung po ay papasa mo doon, hindi mo pa kailangan ng abogado kasi magpapasa ka pangalan ng complaint. Eh. Yung compliance sa abogado. So, ano pa yon? Sa korte pa. So, wala pa tayo sa korte. Filing ka pa rin ng affidavit of complaint. Pagkatapos nun, dalihin mo ang mga nararapat na ebidensya o dokumento base sa iyong relasyon na may koneksyon sa iyong complaint. Diba? Kung physical injury man yan, kung anumang kaso, so kung kailangan ng compliance galing sa barangay, so dalihin mo yun. Pagkatapos, kung physical injury yan, mga evidence in short, yun lang yun, ang ebidensya na mayroon ka. Diba? At pagkatapos, submit yan, so ipapail yan doon. At i-evaluate ngayon yan ng prosecutor kung mayroon ba silang nakikita probable cause. At kung mayroon, i-aakyat ngayon yan sa korte para i-hearing. O maaaring isubpina muna yung kabilang panig na nirereklamo mo para sagutin ang kanyang natawag na counter affidavit. Yung time po, wala pong timeline to. So kung adami kasi nagtatanong sa akin yung timeline, hindi po natin kontrolado yung timeline. Yung timeline ng kaso guys, sabi ko nga sa inyo, so nakadepende sa kaso,
at nakadepende sa magtatrabaho ng kaso. O, ang magtatrabaho niya kapag nasa korte na ay ang prosecutor office. So, nakadepende yan sa kanila kung kailan nila ilalabas yung anumang labas. Warrant man yan, subpoena man yan, resolution man yan, kung ano. So, wala na pong magtatanong, ilang araw ba, ilang buwan. Actually, yung resolution, depende talaga yan. Merong pwedeng months yan, pwedeng weeks lang, lumabas na. O, depende rin sa kaso. Ayan po ah. Wala pong ano, wala talaga silang basihan or matrix. Kung halimbawa, itong ganitong kaso, kailangan 72 hours lang ito ma-resolve na. Walang ganun. O kaya, o itong estapa, ang budget na time nito is 3 years fixed. Wala pong ganun. Kaya, so ang susi talaga dyan, update and monitor and follow up. Ayun lang ang susi doon. Wala nang iba. Hindi yung masasagot ng mga, kahit may abogado ka, hindi yung masasagot. Bibigyan ka ng time yan, tentative, more or less, bracket. O, at hindi yung sakto, at hindi nila kontrolado yun. Eh, hindi ibig sabihin nung kapag may humahawak ng abogado sa kaso mo, in private lawyer, eh hawak na nila yung direction. So, ganun pa rin yung sistema, i-depend kayo, sisilipin yung technicalities, sisilipin kung kumplainan ka, sisikapin nilang manalo ka, di ba? Bukod doon, eh, ikaw naman, bayad lang ng bayad, pero appearance, acceptance pa lang. So, hindi pa kailangan sa skills na to, hindi kailangan ng abogado. Sa tulad kong criminologist, pwede na pro assistant. Kaya nga pala guys, sa mga gustong magpa-advise or assistant, just PM me, Pulisya ko, Messenger, and get appointment. Usually, open tayo tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 11 or alas 12. Ngayon sa ngayon, ng alas 12. So, pwede po kayong magpa-appointment para ma-assist natin kayong maigi. Kasi ang usapan dito guys, hindi lang ano eh, pera ang usapan sa kaso. Pera. So, malaking pera ang pinag-issue sa kaso. Ayan lang po. So, maaaring magulpi kayo sa gastos o maaaring makatipid. Kung hindi nyo alam, banat lang kayo ng banat. So, maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod, Pulisya ko. At sa mga maraming salamat pala, shout out sa mga patuloy na nagjo-join membership sa ating YouTube channel. No? So, maliit na bagay po yung 129 pesos. At sa akin naman, ay napakalaking bagay na yan. So, pwede na akong itawid niyan sa isang araw na value meals. No? Kaya maraming salamat. Huwag po kayong tumigil na magsuporta sa mga ganitong channel. Kahit hindi maganda yung mga video kasi nga tayo talaga po ay walang script. Hindi ho ako gumagawa ng script. Ngayon, kung gusto niyo yung mga video-video, yung mga scripted, yung mga nagbabiral, ay di kayo. Eh, ang tanong, may mapupulot ba kayong aral doon? Makakatulog ba kayo ng mahimbing? O maaari, mapatawa kayo. Pero dito, kung alam mo yung gagawin, lalong-lalo na sa kaso, eh, money ang usapan. At future na rin. Maraming salamat. Thank you for watching.